So, saan yan? Ganyan. See? Si Karen yung kasama mong game para. And we wish you the best. Magandang araw mga kapatid. Sa video ng to, ipapakita ko sa inyo paano mag-refill ng price labeler. So, ito yung sample nung nabili ko. Ito yung pinaka-common sa market na generic brand, no? Ito yung MX5500, no? Medyo marami to. Mabibili nyo to sa... Binili ko to actually sa kapitbahay, sa neighborhood store dito kasi gusto ko lang silang tulungan. 400 na discount ko. Pero I think sa online, pwede mong mabili ng 150 to 250 plus the shipping. So, saan ito ginagamit? Basically, dalawang bagay. No? Una, sa price ng produkto. Kung meron kayong small business, dinidikit ito sa mga stores. Pero ngayon, mas kinagamit na siya. For me, ginagamit ko siya para sa expiration date. No? Kasi dati, meron akong ganyan din. Ito yon. Medyo madungis na, sorry. Pinalitan ko siya nito. Explain ko mamaya kung bakit. 3 years to sa akin, meron lang akong clumsy na nagawa. Kaya hindi ko na ito magagamit. So, bumili ako ng bago. Okay? So, papakita ko sa inyo. Yan. Pag bumili kayo nito, meron na siyang kasamang... Meron siyang kasamang itong roll at saka ink. Ayan, so titingnan niyo sa ilalim. Tanggalin natin para kunwari pakita ko paano. Pakita ko sa inyo paano ito i-refill. Sa totoo lang, napakahirap nito. Napakahirap nito pag hindi nyo kabisado. Yung una kong inalam to paturo pa ako sa National Bookstore. Paano? Okay, so kunwari, i-refill natin, gamitin natin tong isa dito sa nabili natin. By the way, yung rolls nito tsaka ink, mabibili nyo sa Creative Store. Ang link ay nasa description box sa baba. So, madaling kausap sila, mapakabait. So, pwede nyo ring i-check nyo. Shopee sila, no? Now, kung titingnan nyo, wala siyang roll na laman, no? First step is, kita nyo to, circle. Gamitin nyo yung daliri, iangat nyo pataas. Okay, so ganito. Okay? Saka nyo ilalagay yung roll. Ayan. Ganun natin. Okay. Mayroon tayo sa first step. So, ang next step nyan is you have to open yung ilalim. Paano siya i-open? Slide down ito. Ayan. Okay. Isa pa. So, iba pala yung model na to, no? First, para mo siya mabuksan ito muna. Slide dito. So, bubukas. And then another slide para bumukas itong pangalawa. So, makikita nyo, open na siya sa ilalim. So, isusuit mo from here going here. Okay? Ganito. Sumot mo siya. Okay. Now, next is, huwakan nyo ito mahigi, ha? Magbibitawan. Okay. Ito nyo sa ilalim. Makikita nyo may mga circles. Ay, may mga, sorry, hindi circles. Yung mga nakausli na markings, markers. So, lampasan nyo lang, kailangan nyo mag-extend ng konti para sure kayong welo. At ipapasok nyo lang yung mga saan yung butas, doon nyo rin ipasok.
Kung iba yung iniisip nyo, ha? Okay, ganyan. See? Ito nyo, 1, 2, nakapasok siya. So, pwede nyo na rin siyang baba. See? Isang ikutin para ma-adjust. Now, sa butas. Okay, din sara. Hindi mo kailangan perfect, pero kailangan sumot lang siya doon. Ayan, sumot. Para may guide. Yun yung... Pag medyo maluwag, kailangan yung hilahin sa... Hilahin dito. See? Now, ang common mistake is ang thinking natin, ipapasok natin dito. Dati ganyan ako mag-isip, kaya ako ipapasok dyan, no, no? Nilapat ko siya from here, nilapat ko dun sa dalawa. Yan. Then, close mo siya. Okay? So, saan yan? Ganyan. See? Now, yung pag-a-adjust naman ng mga info dito, madali na lang. Dito lang yan, galaw-galaw lang. Angat lang, then, yan, ganyan lang. Ginagalaw-galaw lang yan. Well, madali na lang yan sa inyo. Natutunan tayo paano maglagay ng rolls, diba? So, paano nga ulit? Dali lang, diba? First is here. Then shoot here. Follow the markings. Then sara ito. Okay, then follow ulit the markings. Then close. Okay? Dali! Ito, kung gusto nyo, pwede nyo naman iusog pabalik. Now, yung ink is here. Kikita nyo nyan yung ink. Now, ang ibang model, mayroong tray sa loob. Pero I think ito wala. Let's see. Na, hindi. Minsan nakakatakot, no? Kasi baka mamaya ma. Yun naman, ibalik. Ayan. Now, see? Ang problema ko, going back, dito, diba, hindi ko na siya magamit dahil eingot-eingot ako nung panahon. Nung binuksan ko siya dati dito, may nalaglag na parang ganito. May nalaglag. Kala ko parang hindi ko alam kung para saan yun. So hindi ko na siya i-research o pan. Inaapong ko siguro. Ngayon, hindi ko na siya magamit. No? Hindi ko siya malagyan. So wala namang nabibiling ganito. Nahiwalay akong nakikita. So, siguro kung meron, let me know. Ang gamit ko pa ito. Pero right now, hindi na. Okay. So, ito yung ink niya. Ayan, ink niya. Kapagkali, napakadali lang yan i-refill. So, may mabibili kayong ganito. Hindi mo na kamay ko. No? Sa Creative Bakers. Ayan. MX500. Oh. Swak na swak. So, ang gagawin mo lang, tatanggalin mo yung yan. Ano? Yan din ito. So, ipapasok nyo lang dyan. So, siguro magamit yung gloves next time. And, pasok nyo lang ulit. May markings naman din ganyan. May may ganyan. Kabila. Kabila. 1, 2. Ayan. So, ito. One. Ayan, yung magkabilang nyo yan. Ilalapat nyo lang yan. See? Kailangan nito ng matinding akiramdaman eh. Ayan. This is how you refill the rolls at saka ink ng isang price tag labeler MX5500. So if you have questions or comments, please let me know sa comment section sa baba. And thank you for watching. And don't forget to like and subscribe. Maraming salamat.